Hello mga kanegosyo! Ayan, so for today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon is about ukay. Nakikita nyo naman dito sa harapan, meron tayong isang bill ng ukay. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano naman kumita sa pag-uukay. Ayan, medyo matagal na rin ako nag-uukay, so marami na rin ako na-experience. So, ituturo ko sa inyo ano yung mga risk na pagdadaanan nyo sa ukay-ukay. Meron tayong isang bulto dito. Bili ko to sa halagang 7.5. 7.5 ko lang siya nabili. Kasama na dun ang shipping fee. O, napakamura nito. So, meron tinatawag na Korean bill at US bill. Itong bill natin is US bill ito. Ito yung code niya. Ayan. MTSLS. Yung MTS, ibig sabihin niyan is men t-shirt. Ayan. Yung LS naman, ibig sabihin niyan is long sleeve. So, yung Aloha naman, ito naman yung pinaka-brand ng bill. So, may mga code-code din kasi yan. So, ayun nga, mga kanegosyo, so ano yung pinagkaiba ng US bill sa Korean bill? Sa experience ko lang kasi, ang nakapag-try na kasi ako dati ng Korean bill, yun yung una kong inabail kasi syempre, mura siya eh. Nag-start ako sa hoodie jacket. Nabili ko lang siya mga 3-5 lang. Kumita naman ako, okay naman siya. Kaso nga lang, pinagkaiba nila ni US Bills, si Korean, mura siya. Pero usually mga nakuha ko kasi sa kanya, medyo mas maraming ano, patapon, parang ganun. Yung iba, syempre, sa part ko kasi, wala naman akong time maglaba-laba. Yung iba kasing nag-uukay-ukay, talagang binibigyan nila ng effort yung ukay nila, yung bail nila. So, talagang nilalaban nila lahat. As in, buong bail yan, lalaban nila yan para lang mawala yung mga stains. Kasi ako kasi, wala akong time mag-ganun kasi may dalawa akong kids. So, pansin ko lang dun sa Korean bail is maraming patapon. Ayan, so, ayun, nag-try naman ako ng US bail. Sa US bail, okay siya, malinis. Although, may patapon din naman, pero konti lang. Tapos, sa amoy naman, okay din. Unlike kay Korean. Yung US bill is talagang mababranded talaga yung lumalabas sa kanya. Ibig sabihin, kapag may mga branded, so, syempre, mas mataas mo siyang mabibenta sa mga buyers, sa mga viewers mo sa live, kung nagla-live selling ka, or mayroon kang physical store. Usually, kapag may lumabas lang dyan na 3, 4, 5 mga branded, halos mabawi mo na agad yung puhunan mo dito sa binili mong bill. Doon naman sa Korean kasi, na-experience ko doon, ano eh, talagang pagbukas ko pa lang, parang, ay, ba't ganito? Parang gusto ko na agad itapon, tapos, ano siya, yung amoy pa lang, parang hindi ko na kaya, ganun. Siyempre, may kids din ako sa bahay. Yung amoy niya kasi, medyo hindi kaaya-aya talaga. Unlike dito sa US bill, amoy ano siya, amoy package. Kaya, nag-stick na ako dito sa US bill. US bill na talaga yung mga binibili ko. Sabi na rin ako na-try, mga hoodie jacket, mga t-shirt, mga pants, yan, mga nakapag-try na rin ako yan. O marami na rin talaga akong naibentang bulto using live selling. Laking tulong din itong ukay bill na to sa amin ng pamilya ko. Mga kanegosyo, wala akong sinisiraan dito ha. Hindi ko sinisiraan si Korean bill at hindi naman ako mapanik kay US bill. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, risky si ukay. Binibigyan ko kayo ng tip ko paano maiwasan yung risk sa inyo. Lalo sa mga baguhan palang mag-uukay. Payment naman tayo. Meron kasing mga supplier na nagsasabi na payment first o kaya no pick up, mga ganun. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Usually sa kanila, scam. So, hindi ko nila lahat, pero ganun talaga. Huwag kayong maniniwala sa payment first. Lagi kayong mag-COD para sure tayo. Siyempre, hindi naman ganun kadali yung ilalabas nating pera, diba? Ang laking halaga din para sa atin, kaya nga tayo
nenegosyo para kumita, hindi para ma-scam tayo. So, yung bill na to ay bubuksan natin. Ano, titignan natin kung ilan yung magiging laman nito. Iko-costing natin para malaman natin kung magkano yung ating kikitain at kung magkano ba natin nakuha ang isang piraso ng long sleeve t-shirt. Ilangin natin, isusort natin yung goods sa hindi. Para alam natin kung magkano natin sila ibebenta per piece. Ang branded, ibubukod din natin sila. Kasi yung mga branded na yun, mas mataas natin silang mabebenta kaysa sa mga walang brand. I-open natin to ngayon. Ayan mga kanegosyo, bubuksan natin itong isang bulto ng ukay-ukay. Ayan, para malaman natin kung ano yung mga nilalaman nito. Kung tayo ba ay jackpot sa pinin na to. Ayan, bubuksan natin itong code na Aloha Bill, MTSLS. Ayan, open na natin, ano eh. Pag kayo bumili kayo ng bulto na ganito ha, guraduhin yung naka-sealed siya ha. Huwag kayong kukuha ng bill na naka-buyang-yang or naka-packaging tape na lang kasi sabihin nun ay nahugutan siya. Make sure nyo na ano, sealed bill ang makukuha nyo. Sa unang hugot. Unang hugot. Ayan. Ayan, mga long sleeve. Ayan, ang likod. Ayan, so nakahugot na tayo ng isa. May isa na tayo. Makakuha ka tayo ng branded dito. Oh, ito naman ang brand. Hindi ko alam yung mga brand na yan. Oh, ito oh. Ganda pa na ito oh. Tsaka dito sa US bill, ano talaga siya, mababago yung kulay niya. Mababago. Ano siya, hindi siya nakakahiyang ibenta. Oh, tingnan nyo, may puti pa, sobrang puti. Ayan, sobrang puti. Ayan oh. Diba? Hindi siya nakakahiyang ibenta. Tsaka mabango siya, amoy package, yung amoy niya. Ayan, so meron na tayong tatlo. Ang brand niya ay Banana Republic. O, ito Old Navy. O, ito H&M. Ito pa, o. Aeropostale. O. Knitted naman siya. Ang brand naman nito ay Mosimo. Oh, ito. Ayan. Hindi ko alam anong branded ba to o ano. Oh, ito. Guess. Diba? Oh, guess ang brand. Ayan. Minsan yung mga inaabangan nila, lalo na sa mga t-shirt, yung mga tinatawag nila vintage. Yun, yung mga ibang mga seller, yung mga collector na ano, binibili talaga nila ng mahal. Libo. Russell ang brand. Ayan. O, ito o. Diba? Ganda ng tatak. Thank you.
Quicksilver. Branded din to, guys. Quicksilver. Oh. Ayan na. Yung mga naghahanap sa amin ng mga ganitong long sleeve, yung mga, eto George, oh, branded din. Yung mga ano, nagmumotor, yeah, naghahanap sila ng mga ganyan, yung mga cotton lang yung tela. Tapos dito sa amin, yung mga tricycle driver, yan. Oh, eto oh, ang tawag dito, Under Armour. Oh, Under Armour ang brand. Oh, di ba? Marami talagang branded dito sa USB. Oh, ito oh. Champion ang brand. Oh, Champion ang brand, plain black lang. Champion ang brand. Ayan. Yung kulay niya 9 of 10. Ayan. Syempre, 9 of 10 lang ako kasi hindi naman 'to brand new. Pero goods na goods. Ang kulay. O, ito Under Armour ulit, ah. Para siyang pang, ano, rash guard. O, ito, oh. Another Quicksilver ang brand. O, ito, oh. Aero ulit. Aero Postale ulit ang brand. O, ito, oh. Gap. Ganda, oh. Plain lang din, oh. Gap. O, ito, American Eagle Outfit. O, ito, ganda din ito, oh. Diba? Knitted siya. O, ito, oh. O, ito, Adidas. O, ito, Obey. Diba? Branded din daw tong Obey. Wow! O, ayan. O, ito, Adidas. Oh, di ba? Adidas. Oh. Ganda. Disneyland. Oh, ito Champion, oh. Champion siya. Champion yung brand niya, pero Tinkerbell yung, ayun, oh, Disney. Oh, Mosimo. Diba, wala pang tayo nakikitang tapon. Diba, wala pang tayo nakikitang tapon. Ginagawa mo. Oh, ito oh. Another Under Armour ulit. Rash guard. Nakakadalawa na tayo nun. Under Armour. Ay, ang ganda. Dragon Ball Z. Yeah, boy. Yung mga ganito, ha? Mahal din nabibenta minsan yung ganito. Dragon Ball Z. Shark. Pero maganda rin yung printed. O, ito o. CK. Calvin. Another Champion ang brand. Champion. Ay, hindi ka bad dyan. Ayan, pahudi. Wow! Si Chaka daw! Wow! Oh, di ba? May chakadal tayo. Oh, ito oh. Champion ulit. Ito oh. Under Armour ulit. Nasa. Adidas. Pa. Vans. King. Ayun. Champion. Razel siya. Nevada. Ito oh, Champion, New Life. Ayan, may sando pa. So, ayan guys. Naubos na natin. Ang gagawin natin, bibilangin natin lahat to. Isa. Dalawa. Lo. Sampu. And 9:30.
for T. $50, $60, $80, $100. $110. $56, $47, $48, $49, $50, $51, $52, $53, $54, $55, $56, $57, $58. 158 pieces. Wow! Na t-shirt. So, i-divide natin yun kung magkano ang ating naging puhunan. Ayan, mga kanegosyo, nabilang natin ng isang buong bulto. Lumalabas siya ng 158 pieces na long sleeve. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Nabili ko siya sa halagang 75, mga kanegosyo. 75 ko siya nabili. So, i-divide natin siya sa 158 pieces. Ayan siya. Lumalabas siya ng 48 pesos wow! ang ating magiging puhunan sa isang piraso. Sa ganitong klase ng mga long sleeve, pwede mo siya ibenta ng 100 to 120 pieces sa iyong live selling. Bukod pa natin yung mga branded na nakuha natin, pwede mo siyang maibenta ng 200, 250. So, doon tayo babawi ng mas malaking kita. Ayan. So, mga kanegosyo, sana natulungan ko kayo sa aking video na to. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang aking video, mga kanegosyo. Please, subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga next video. Salamat!